Last video namin na ipakita namin na naitayo na po. Eh, hindi naman po kalakihan yung ating pinabubuhusan. So, more or less, during construction, meron na po silang basis kung ilan yung ipe-prepare na material. Hello, good morning po mga ka-neighbors at good morning po sa ating lahat. For today, ang topic po natin is about yung continuation po ng slab project para po doon sa terrace ng bahay namin. So, before anything else, syempre thank you po muna ulit sa pag-follow nyo at sa pag-support sa channel namin. At doon po sa mga bago na nakakapag-view ng channel namin, salamat po sa inyong pagbigay ng chance na ma-share namin yung mga contents ng videos namin. Sana po ay nagugustuhan nyo. And please don't forget to like and subscribe po at yung notification bell. Paki-turn on nyo po palagi para kayo ay notified kapag may mga bago kaming uploads na video. Okay, sige po, proceed na po tayo. Pang dos? So start na nga po sa paggawa. Ayan, may kanikanya na po silang areas of concern para po ma-support ang bawat isa dito nga po sa ating gagawing slab. Ayan, so ipakita din po natin yung pinaka itaas kasi recently do sa last video namin na ipakita namin na naitayo na po itong mga support para po sa gagawing pagbubuhos dito sa taas. But then today ang gagawin nga po is magbubuhos nitoong pinaka-slab na gagawin. So start po muna sa paglilay ng mga bakal. Paglilay ng bakal, ayan na po, at pagtatali, 'di ba po siya ay kailangang itali ng GI wire para po siya ay magpit, hindi siya gagalaw. As in kung paano siya inilagay, ganun po siya kakapitan ng pinaka concrete mixture na ilalagay diyan. And then, while nga po, hindi pa nakakatapos doon sa taas at pine-prepare pa yung mga tali para doon sa ating bakal, para sa slab, ayan, nagpe-prepare na po ng mga material dito sa baba para po sa ating pagbubuhos maya-maya. Na-excite na po ako makita kung ano yung magiging outcome ng ating pinabuhusan na yan. Pero syempre, hindi pa naman siya pagkabuhos, tatanggalin na yung mga support para makita yung ano yung binuhusan, pero syempre pag-aantay pa yan na ma-cure yung buhos bago tanggalin yung support. So mag-aantay pa ulit tayo ng another Sundays para po matapos ulit or makagawa or maalis yung support na yan diyan sa binuhusan na yan. So we'll wait and see. And after nga po ma-prepare yung mga item para po sa pagbubuhos, eto na po yung time kung kailan kailangan na po siyang haluin. Anyway, hindi naman po kalakihan yung ating pinabubuhusan. So, more or less, maya-maya po, matatapos na po nila ang pagbubuhos. For the meantime, syempre, eto naman po muna sila sa paghahalo. Paghahalo at paghahakot at pagbubuhos. Yung direktang pagbubuhos na po talaga. Maganda na nga po nowadays sa construction. Yan pag prepare po ng mga item na ganyan sa pagbubuhos. Semento, graba, buhangin. Na-estimate na po siya ng saktuhan. Depende po doon sa area or doon sa laki o liit ng area na paglalatagan nyo ng buhos. Yung tipo na kapag lumabis yung material, ibig sabihin may labis pong nailagay. Then kung kumulang,
Ibig sabihin, meron pong hindi naman na ilagay na material. Kumbaga sa modern construction, lahat po is by the book, kaya po walang labis, walang kulang. And finally, eto na nga po ang resulta nung ginawang paglalatag ng buhos. Ayan. So, maya-maya, ibubuli po ito. Ayan, dito po sa paglilay ng simento, legal na legal po ang pambubuli. Kasi pag hindi nyo siya binuli, ay magiging bukol-bukol po yung simento. Hindi maganda yung magiging itsura niya. Ayan. So, okay. Bale, ayan, kapag natapos na po o pag na-cure na, tatanggalan na po yan ng support na yan at makikita na po natin ang itsura ng ating slab terrace. Ayan po mga ka-neighbors, at medyo natapos na po ang isang buong araw at nakatapos na po yung pagbubuhos doon po sa pinakaslab ng ating terrace. And sooner makikita na po natin ang finished product. Medyo matagal-tagal po ulit kasi Sundays lang po gumagawa, pero hindi po siya every Sunday. So abangan nyo na lang po from time to time kasi hindi nga po every Sundays ay gumagawa. So abangan po natin kung kailan siya matatapos. But anyway, i-share ko po yan sa inyo syempre para makita nyo rin yung finished product ng ating terrace. Okay, sige po, yan na lang po at salamat po sa inyong panonood.